Naniniwala si South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. na ngayon ay National President ng Partido Federal ng Pilipinas na maibabangon ang kanilang presidential bet Ferdinand Bongbong Marcos ang bansa at maipatutupad nito ang nararapat na programa at serbisyo para sa sambayan ng Pilipino. Narito ang report. Why Bongbong Marcos? At nakita ito ni Bongbong Marcos. Nung ipinresinta namin sa kanya, ito yung mga documents na meron ng Partido Federal. Ito yung direksyon na meron kami. Hindi kami nagmamadali. We have our ultimate goal to have a federal form of government. And we have these principles na paninindigan dapat, hindi lang ng mga politiko, kundi yung taong bayan. Sabi niya, napakaganda. At wala kayong interest politically. Wala, hindi kayo politiko na nag-interest. Ito na yung partido na bukas kailangan ko ito. Hindi. Kasi yung planning namin, yung direction namin, setting of direction for 2034 pa eh, or 2028. Pero sabi niya, napakaganda. Pwede natin gawin ito sa 2022. Pinag-aralan niya mabuti. Sabi niya, naniniwala ako sa paniniwala ninyo. Okay. He is very popular ngayon. Yung mga basher po niya nagsasabi, yung martial law, hindi talaga mawawala, nakakabit sa pangalan niya. What do you see in him? Why did you choose him? Ako kasi anomaly sa martial law. Even President Duterte declared martial law. Last year, nasa martial law pa Mindanao. Alam mo noon, sabi nga, hindi naman martial law, hindi naman ito decision ni President Marcos. Ito ay dumaan sa legislative body. Ito ay dumaan sa judiciary. Kaya nga lang, kung anong desisyon ng legislative judiciary, talagang i-execute ito ng presidente. And during that time, si President Marcos naman yung presidente at siya lang yung pwede madideklara ng martial law. So kung ano man yung mga pinagdaanan noon ng martial law, even my father, no? Naging wanted yung father ko because of martial law. Pero hindi naman ibig sabihin na yung kasalanan ng mga tao ng presidente, kasalanan ng presidente. At yung kasalanan ng mga tao ng presidente, kasalanan ng anak ng presidente. So ganun lang naman kasimple yan. So ano ba meron si Bongbong Marcos? Ano ba meron siya? Alam ninyo, nakita natin yung management na meron siya sa Ilocos. Naging gubernador siya, isa sa mga batang gubernador. Solid naging, north. Naging senator siya. Hindi mo napansin na nagalit siya. Talagang napakaganda nung na-build up na personality sa kanya. Maybe the reason why ganun kaganda yung personality niya. Dahil bata pa siya nung tinamaan sila ng mga issues eh. Para inutusan siguro ng father, huwag kayong magalit ah. I-kontrolin niyo yung mga emotions ninyo. Hanggang ngayon, kontrolado niya yung emotions niya. Yun yung kailangan natin ng mga leaders kayong panahon. Okay. At kung titingnan mo, ano bang meron sa kay Marcos na palagi kong sinasabi, Sir, Mr. Senator, sana pag makaupo ka ng presidente, may balik mo lang natin yung mga vision and direction of father. Alam mo ba, ang kagandahan kasi kay former President Marcos noon, talagang napakaraming government-owned corporation na ito yung ginawa ko sa bayan ng Tupi noon. Nireplicate ko siya sa small area lang sa bayan ng Tupi na talagang in-enhance or pinaganda natin yung government-owned corporation or sa local namin noon, municipal economic enterprises. Meron kami municipal economic enterprise development office na parang isang division ng local government na minaximize namin yung corporate power na meron ng local government at nag-generate lang ng funds. Generate lang ng funds para maibigay ito ng libre sa tao. Ganun yung nangyari ngayon noon sa panahon ni Marcos, yung steel. Nasa Iligan, tayo nang po-produce, hindi natin kailangan mag-import. Okay. Kita mo naman ang mga building ngayon, puro mga steel. Yung build programs, ang Apo Cement, dati sa ano yan? Dati sa gobyerno yan. Yung PAL, dati sa gobyerno yan. Anong nangyari? Bininta natin lahat. At binigay natin sa mga private corporations, mga kapitalista, mga oligarchs. Binigay natin sa kanila. Sila na patakbo. So, imbis na kinita natin, sila na mismo ang kumita. So, ngayon, sa panahon ng economic recovery, kailangan talaga mag-build up ngayon ang national government, strengthen nila
yung mga government-owned corporation nila, palakihin ito at pagandahin, at ito lang yung makaka-recover ng ekonomiya natin na mabilisan. Okay. So, alam ko at nakita ko, kay BBN, nakita ko at alam ko na posibleng may kakayahan siya na mapabilis yung economic recovery na meron tayo. Okay. Sa kanya lang ako may tiwala sa ngayon ng panahon na maiangat ang Pilipinas natin. Okay, so yung fear na sinasabi nilang history repeats itself. Wala naman eh. Okay. Kasi alam mo, nag-declare nga ng martial law si President Duterte. Mm. Meron ba tayong naramdamang kakaiba? Meron ba tayong naramdamang masakit na nangyari sa baba? Maybe sa mga corporations meron. Mm. Pero sa baba, hindi ko man naramdaman na nag-abuso yung military, nag-abuso yung police. Wala naman eh, nung panahon na nag-declare na martial law ang presidente. Dahil sa 1987 Constitution, talagang pinoteksyonan na ng mga legislators and even the president herself na if ever darating ang panahon na ang presidente may dideklara na martial law, protektado na tayo sa mga nangyayari noong panahon na yun. Mm-hmm. Nung pag-abuso ng mga military police. Mm-hmm. Ngayon, nakakasiguro ako. Dahil binago ang Constitution 1987, hindi na mababago yung history na nangyari noon. Eh, hindi na mauulit sa tingin ko. Okay. Siguro, sa ibang paraan, oo, history repeats itself. Na posible, kung ano yung history, magandang history noon, sana yun mauulit ngayong mga panahon na kung saan yun yung kailangan natin for economic recovery talaga. Dahil okay, palagi kong sinasabi yung economic recovery dahil alam ko naman pag-akyat sana na ekonomiya ng Pilipinas noon before pandemic, napakaganda na sana eh. Isa tayo sa mga pinakamabilis na pag-angat na ekonomiya pero talagang binagsak, worldwide rin ang bumagsak eh. Kaya nabago lahat, nabago ang lahat. Bumagsak talaga tayo. Okay. Kailangan ng isang leader na kaya niyang isakripisyo yung sarili niya na hindi titingin sa kung ano yung anong meron or ano ang magiging effect. Kasi alam mo, okay. So sabi niya, Gob, bigyan mo ako ng enough time. Pag-isipan kung mabuti kung paano ko kontrolin ito, paano ko gawa ng solusyon, at masisiguro ko sa iyo na pag magdesisyon akong tatakbo ng presidente, may solusyon na ako para sa Pilipinas.